Doon sa 30 putok, may pinutok ka ba o wala? Kanino yung 2 putok? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po. O agent nyo lang. Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. O hausaw na agent lang ninyo. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. At hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi. Lumalabas, may 3 putok eh. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal buy bust, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun, yun na nagtuturo doon sa subject na buy bust operation. May ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil that's a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo dyan, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin nung nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O hausaw na agent lang ninyo? Sir, meron talaga, sir, appointment, sir. Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, we'll be because asking for that. Because if she is found lying, eh, kagaya ni Honorable Paduano, papakuha cite in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, with the indulgence of Congressman Basita, I'm sorry, you know, very crucial lang itong i-discuss natin. Michi Perez, may we remind you, again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si Brian Laresma doon sa Tulay para magpalitan, di ba, ng pagbili ng drug at yung pera, di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sinasabi mo, confidential informant mo, na umattend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no, I heard, and this brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text meron between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita sa tuloy na yon, at hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung iyong informant ay magkikita doon sa tulay na yon, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi. Ha? Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, Mr. Laresma, kindly submit to us yung dokumento na nagte-text sa ikaw at ang brother mo. Okay. Congressman Busita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez,
Sir Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa nag-pre-arrange, pagkaabot ko, sir, nung basura, sir, nag-pre-arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Now, doon sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron, sir. Isa, sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang baril? Caliber 38 po, sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, familiar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Diyan sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Ito, sir, nakakaya lang, sir. Alin diyan? Ito, sir, na lamay ko, sir, nasunod. Yung edge ng table? 5 meters. Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yun, sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan, tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6", sir. 5'6", more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, i-disable, sir. At saka, sir, napilitan na, sir, ako na paputukan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir, para ma-disable lang. So, sir, after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa ospital, sir. Dinala sa ospital. Mr. Chair, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Positive po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng